Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglungsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, ilang ang puok na ito at malapit ng lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa layo ng mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangan umalis pa. Sabi ni Jesus, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, lilima po ang tinapay at dadalawang isda natin. Dalhin niyo rito. Sabi niya, pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang limang tinapay at dalawang isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Inipon nila ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng hati-hating tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon sa inyong lahat. So narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo ang naging damdamin ni Kristo nang makita niya ang mga tao. Ang sabi ni San Mateo, nahabag siya sa mga ito. He was moved with compassion. Alam po ninyo, mayroon daw dalawang uri ng awa. Yung unang uri, yung mababaw lang. Hindi masyadong seryoso. Hindi nanunood sa kalooban, kaya madaling makalimutan. Halimbawa, nakakita ka ng pulubi. Ay, wawa naman. Pero dinaanan mo lang, tapos nakalimutan mo na. Yun yung una. Pero yung ikalawang uri ng awa, ay yung tinatawag na habag, compassion. Ito yung awa na may gawa. Kumbaga, kapag ikaw ay nahahabag, ikaw rin ay nababagabag. Hanggat wala kang nagagawa, kahit papaano, para tulungan yung pulubing ito. Ganito ang naramdaman ng Diyos sa atin. Isipin po ninyo, wala naman sa Biblia ni sa kasaysayang nagsabi, Panginoon, magkatawang tao ka, iligtas mo kami sa pagkakasala. No, ang Diyos ang siyang nagkusa. Naramdaman niya na hindi natin kayang iahon ng ating mga sarili, ng tao, ang kanyang sarili sa pagkakasala. Kaya siya ang nagkusa. Balik tayo sa Ebanghelyo. Ito rin ang naramdaman ni Kristo sa mga tao. Imagine, narinig niya ang pagkamatay ni Juan Bautista. Lungkot na lungkot siya. Isama mo pa yung pagod ng katawan niya. Totoong naging tao, nalulungkot, napapagod. Pwede namang me time muna niya. Kanya munang time. Pwede namang mag-day off muna. Total, marami naman na siyang nagawa sa mga tao, di ba? Pero nang makita niya ang mga tao, hindi naman siya nagsungit at sinabing, ano ba kayo? Day off ko. Malungkot ako, sad ako. Bigyan niyo naman ako ng privacy. At least sa araw lang na ito. No. Tama na pagod siya, tama na nalulungkot siya, pero ang nangibabaw sa kanya ay yung pakiramdam na tulungan ang mga taong nakita niyang nangangailangan talaga. Di ba't napakasarap isipin na meron tayong Diyos na ganito? Ang Diyos na nakakaintindi, nakakaramdam ng pinagdaraanan natin. Hindi lamang na dahil sa Diyos, alam niya ang lahat. Hindi lang yun eh. Ang Diyos na ito ay nagkatawang tao. Naranasan, nakita, narinig, nadama ang nadadama at pinagdaraanan ng mga tao. At igit sa lahat, mayroon siyang kapangyarihan na gumawa anumang paraan upang tayo
ay tulungan. At nakasisigurado tayo na gagawa siya ng paraan. Alam po ninyo, ang sarap yung maraming kaibigan. Pero alam po ba ninyo na po pwedeng mag-backfire yan? Paano? Kapag meron ka ng matinding pinagdaraanan, tapos sa dinami-dami ng iyong mga kaibigan, wala man lang magtanong sa'yo, kamusta ka na? Okay ka lang kahit isa. Iba naman talagang nagtatanong, pero hindi mo alaman kung talaga nagtatanong na gustong makatulong. Kasi minsan, di ba, itetext ka, umaga, alas 8, kamusta ka na? Mukha kang may problema. Magre-reply ka naman agad. Aba, yung susunod na text sa'yo, alas 12 na, nag-text pa. Ano yan? Gusto talagang makatulong? O gusto lang magtanong? Kapag mahal ka ng isang tao, dapat nararamdaman niya ang nararamdaman mo. Dapat sensitive siya kung may problema ka. At kahit sabihin mo na okay ka lang sapagkat nahihiya kang ibigay o makaistorbo sabihin sa kanya ang iyong problema, hindi siya titigil hanggat hindi na niya sisiguradong okay kang talaga. Ganon ang ating Panginoon. Matatandaan, may bulag na pinagaling ang ating Panginoong Jesucristo. Pagkatapos niyang pagalingin, anong tanong niya? Nakakakita ka na ba? In other words, okay ka na ba? Ang sabi ng bulag, nakakakita na po, kaya lang ang mga taong nakikita ko ay parang mga puno. Hindi sinabi ng ating Panginoon, okay na yan. At least may improvement na. Nakakakita ka na kahit papaano lang. Magpa-EO ka na lang. Okay na yan. Hindi. Pinagaling uli niya. Sinigurado niyang totoong nakakakita na. Sa babaeng nakikiapid na nahuli at gustong batuhin hanggang sa mamatay. Anong sabi niya? May nambato ba sa'yo? Anong sabi ng babae? Wala po. Hindi sinabi ng ating Panginoon, ako papato sa iyo. May kahalayang ka. Kakainis ka. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, hindi rin kita papatuhin. Hence, the forgiveness of her sins. Okay na yung iniligtas siya ng Panginoon sa kamatayan eh. Pero hindi lamang sa kamatayang physical siya iniligtas ng Panginoon, kundi sa kamatayang espiritual, pinatawad ang kanyang kasalanan. Nang si Kristo'y gumawa ng kanyang unang himala sa Cana Galilea, ang tubig ay ginawa niyang alak. Pero, hindi basta alak, kundi alak na napakasarap. At sa ating ebanghelyo, nagpakain na siya, nagpa-take home pa. Ganon ang Panginoon. Pag tumulong, hindi sakto, kundi sobra. At titiyakin niya na ikaw ay more than na okay talaga. Sa palagay ko nga po, siya yung unang pinatutungkulan ng talinghaga tungkol sa mabuting Samaritano eh. Natatandaan po ninyo yon. Yung Samaritanong tumulong, sasabi ng mga komentarista sa Biblia, malamang yung tinulungan niya ay isang Hudyo. So, hindi magkaano-ano, pero tinulungan ng Samaritano. Hindi lang basta tinulungan na, dinala pa sa bahay panuluyan sa hotel. At sinabi doon sa may-ari ng bahay panuluyan, asikasuhin mo siyang mabuti. Kung ano ang kailangan niya, ibigay mo. Kung ako'y kulang pa sa naibigay ko, babalik ako at babayaran ko. Imagine that. Alam po ninyo, sa totoo lang, nung tayo'y makasalanan bago tayo iligtas ng Diyos, hindi tayo kaano-ano ng Diyos sapagkat makasalanan tayo. Pero, tinulungan pa rin niya tayo. Yan ang mabuting Samaritano. And then Jesus would tell us, go and do likewise. In other words, kung ano yung ginawa niya, dapat din natin gawin. Dapat din daw tayong mahabag. Colossians 3 verse 12, people of God, clothe yourselves with compassion. As sasabihin sa atin ng Panginoon, be perfect as your heavenly Father is perfect. Pero sasabihin din niya, be merciful as your heavenly Father is merciful. Interestingly, sabi ng isang language expert na si Amir Kali, may difference yung caring for another sa compassion for another. Pag sinabi daw caring for another, ito'y applicable sa taong may connection sa isa't isa.
You care for your mother. You care for your son. I care for you. Sapagkat mahal kita, may connection. Pero pag sinabing compassion for another, this is love and affection to person who is unknown. Which I think is true. Sipin po ninyo, kapag nasasaktan yung mahal mo at nasasaktan ka, madaling explain yun eh. Care ang tawag doon. Love ang tawag doon. Kasi may connection. Pero paano mo ma-explain yung sinasaktan o nasasaktan, yung isang tao hindi mo kaano-ano, pero hindi ka mapakali. Nasasaktan ka rin. That is compassion. At hindi galing yun sa'yo. Galing yun sa Panginoon. Inuudyokan kang tumulong kahit papaano dun sa tao. Hindi mo ito ma-explain sapagkat hindi ito natural. Ito ay supernatural. Ito ay grasya. Sabi nga po ng isang banal na si Meister Eckhart, you can call God love, you may call God goodness, but the best name for God is compassion. And so, whenever we feel compassion, it is God working in us, impelling us, encouraging us. And we should not deny that. Because denying that means denying God to make miracles through us. Katulad ng sinasabi sa Ebanghelyo, dahil sa habag ni Kristo, may nangyaring milagro. Compassion leads to miracles. O sige, bawat isa sa atin nagsasabi ng ganito, lalong-lalo na sa mga Facebook account natin, ha? Sa mga IG, sa mga Twitter. Sinasabi natin maraming milagro sa buhay natin. Halimbawa, yung simpleng pagising mo kaninang umaga. Milagro po ba yon? Yes. Yung kahit pandemic hanggang ngayon may trabaho ka, may negosyo ka. Milagro po ba yon? Yes. Yung kahit pandemic, ilang buwan na, may kinakain ka pa rin. Hindi ka pa rin hirap. Milagro po ba yon? Yes. And we can go on. Ang daming milagro sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Ang tanong ay ito. Sa dinami-dami ng milagro ng sinasabi natin, bakit ganito pa rin ang mundo natin? Bakit ganito pa rin ang bansa natin? Sa dinami-dami ng milagrong masasabi natin, bakit? Simpleng sagot. Kasi ang concern natin ay milagro sa buhay ko. Hindi ko masyadong concern yung pagnanais ko sana na maging milagro din sa buhay ng ibang tao. Hindi natin masyadong pinakikinggan yung habag natin. Kung minsan ang pinakikinggan natin ay yung selfishness pa natin. Hindi ko alam kung anong rason, pero ibang dating sa akin ang sabihing, ano ba bang gusto ninyo? Diba ang patay lang naman, 2,000? Sabihin mo yan sa isang taong namatayan ng kapamilya dahil sa COVID-19. Masakit yan. Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay hindi numero, kundi mga taong mahalaga sa kanilang pamilya, sa mga taong natutulungan nila. Bawat tao mahalaga. Tapos ang dami nang namatay, kung pwedeng marami pang mamatay. Tapos ang pag-uusapan pa natin kung paano pa tayo papatay. Nung masunog yung simbahan sa Pandakan, nalumo ako. Pero sigurado ko hindi dahil pari ako. Sigurado ko kahit sambahan yan ng ibang reliyon o ibang sekta, siguradong malulungkot din ako. Bakit? Yan ay simbolo ng pananampalataya ng mga tao. Kaya mas nalumo ako nang i-check ko sa Facebook account ko yung ibang mga komento patungkol dito. Sabi nung isa, yan, buti nga sa inyo, sumasamba ka kasi sa mga anito. Yan nga, buti nga sa inyo mga Katoliko. Talagang galing sa demonyo mga imahe ninyo. Ganito na tayo ngayon sa mundo. Na
Nasaan ang puso ng mga taong ito? Or should I say, ang Diyos pa ba ay nasa puso nating mga tao? Mga kapatid, pakatandaan natin na sa Biblia, ayaw ng Diyos at nasasaktan siya sa pagkapahamak kahit ng isang makasalanang tao. Kaya yung mga nagsasabing nasa Biblia daw ang death penalty, guni-guni yun. Sinisigurado ko sa inyo, guni-guni yun. Kaya, kung talaga ang Diyos ay nasa ating puso, at kung may natitira pa sa ating pagpapakabuting tao, it's either tumulong tayo, or it's either mag-stop na tayo kung dapa na yung tao. Hindi yung dapa na, isusubsub mo pa. Mga kapatid, paggamit tayo sa Diyos at huwag sa Diablo. Sinisigurado ko sa inyo, mas marami tayong makikitang maraming mga bonggang-bonggang milagro. Huwag sana tayong lumisan sa mundong ito nang nagpapagamit kanino man. Huwag tayong magpagamit sa pamahalaan. Kahit sa simbahan, huwag tayong magpagamit. Magpagamit tayo sa Diyos lamang. At sinisigurado ko po sa inyo, wala tayong pagsisisihan.